Sa mga balitang mayroong pag-asa, missionary training graduation idinaos sa Huban Seventh-day Adventist Church, Sorsogon. Children Ministry Certification Level 5 isinagawa sa San Jose, Occidental, Mindoro. Mabitak Seventh-day Adventist Church, formal ng inorganisa ng South Central Luzon Conference. Family Health Camp, kinasangkutan ng mga pamilya sa Northern Luzon Mission, Area 5. Sabbath School and Personal Ministries Training, pinangunahan ng NPUC sa Lokban Seventh-day Adventist Church. Family Stewardship Camp, ginanap sa Pulilio District. Kauna-unahang anibersaryo, ipinagdiwang ng City Park Seventh-day Adventist Church. Mass wedding ng tatlong couple sa North Occidental Mindoro District, idinaos matapos ang kanilang bautismo. Palawan Mission Workers Retreat, ginanap sa Taytay, Palawan. Bagong tayong Seventh-day Adventist Church sa San Miguel, Bulacan, pinasinayaan at itinalaga. Pati sa inyong lahat, ako po si Pastor Joel Sarmiento. At ako naman po si Lou De Los Reyes, makakasama ninyo muli sa bagong edisyon ng Pagbabalita. Narito kami upang ihatid ang mga pinakabagong update sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventists sa teritoryo ng North Philippine Union Conference sa Luzon. Ito ang Hope Today, NPUC News. Idinaos sa Huban Seventh-day Adventist Church sa Sorsogon ang graduation ng mga nakibahagi sa missionary training na pinangunahan ng North Philippine Conference at Southern Luzon Mission. Naging bahagi ng nasabing training ang mga distrito ng Central at South Sorsogon. Ang iba pang detalye nasa balita ni Saldi Guwab. Sa pamumuno ng Southern Luzon Mission at dalawang distrito sa lalawigan ng Sorsogon na pinangungunahan ng mga district pastor na sina Pastor Greg Oliban III at Pastor Ricardo Bolaño, pinagpala ng Diyos na may isakatuparan ang missionary training at ngayon nga ay graduation na may temang Send Me Lord, I Will Go dito sa simbahan ng Huban Central Sorsogon District. Kasama ang Associate SSD at AWR Associate Director, pati na rin si Pastor Rosello Zamora. May bilang na 58 candidates mula sa Central Sorsogon at 28 candidates naman mula sa South Sorsogon ang gagraduate sa inisyatibo ng North Philippine Union Conference at sa pangunguna ni Pastor Malakay Bito Nandina. We are very privileged to witness the first graduation of the missionaries here in Central and Southern Sorsogon. Lubos po ako nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos sapagkat naging matagumpay ang missionary training na sinagawa po dito sa Central Sorsogon District. So aking pong patuloy na dalangin nawa ang mga kapating ito ay patuloy na magamit sa gawain ng Panginoong Diyos at maraming mga kaluluwa ang madala sa panan ng Panginoon. Ginanap ang missionary training upang matuto at higit pang makasa ang mga kapatid sa gawain ng pangangaral at pagbabahagi ng salita ng Diyos mula Pebrero 8 hanggang Mayo 12 sa kasalukuyang taon. Ito ay pinangunahan ng Southern Luzon Mission President na si Pastor Joven Hitosis kasama ang Executive Secretary na si Pastor Renante F. Bareha at Ministerial Secretary na si Pastor Frank Hill na nagbahagi ng mensahe ng pagtatagumpay. Ito po ay una lamang sa 20 distrito na atin pong isinasagawa ang pagsasanay. At tayo po ay nakaproduce dito ng mga Adventist trained missionaries. Layunin pa ng mga pangangaral na matapos na at mapalapit ang pagbabalik ng ating Panginoon. At sa pamamagitan ng training, ay lumapit at lumapit pa silang tuluyan kay Jesus. This missionary training gives me light, hope, encouragement, and strong faith kay God. Lalo akong na-equip to win souls, and lalo kong nakilala ng lubusan si God. Dalangin ang iba yung pagpapala ng Diyos sa pagpapatuloy ng gawain at pangangaral ng mga care groups sa buong Southern Luzon Mission Territory, kasama ang buong North Philippine Union Conference, bit-bit ang I Will Go initiative sa kanilang mga paglilingkod.
Layuning magatid ng balitang may dalang pag-asa. Mula po dito sa Hope and Sorsogon, ako po si Saligwab, nagbabalita para sa Hope Today, NPUC News. Pinangunahan ng North Philippine Union Conference Children Ministries Department ang Adventist Children Ministries Leadership Certification Level 5 sa San Jose Occidental, Mindoro. Katuwang ang SCLC at Mindoro Satellite Field. Ang nasabing certification ay naging pagpapala sa mga guro at magulang na dumalo. Ang balitang hatid ni Myra Jim Tanyedo. Ginaganap ang Adventist Children Ministries Leadership Certification Level 5. Ang programang ito ay sinagawa upang magkaroon ng panibagong kaalaman ang mga leader ng Children Ministries Department sa tamang pamaraan ng pangangasiwa ng mga bata. Ang nasabing seminar ay nagsimula noong Biyernes ng gabi, 13 ng Mayo hanggang Sabado ng hapon, 14 ng Mayo, taong kasalukuyan. Ito ay sa pangunguna ni na Dr. Josephel De Calera, NPUC Children Ministries Department Director, Esther Fadriquela, SCLC Children Ministries Department Director, at Nova Benavides, Associate Children Ministries Department Mindoro Satellite Field. Nagbahagi sila ng 7 sesyon na naglalaman ng panibagong kaalaman at pamamaraan sa pangangasiwa sa mga bata. Ang Children's Ministry Certification, Leadership Certification ay napakahalaga po para po sa ating mga leaders, sa ating mga kaguruan at ganoon din po sa ating mga magulang upang sila po ay mahasa at mabigyan ng kaalaman, ideas kung papaanong maging bahagi ng evangelism. Dinaluhan naman ito ng mga kapatiran mula sa distrito ng South Occidental Mindoro 1 at South Occidental Mindoro 2. Ang layunin ng seminar ay upang mas maunawaan at maintindihan ng mga leader ng CMD, pati na rin ng mga magulang, ang mga bata sa panahon ngayon. At nang sa ganon, ay magkaroon ng tamang pagtugon sa pangangalaga sa mga bata. Alam po natin na ang ating mga bata ngayon ay kakaiba ang kanilang generation. Nandito sila sa digital world. Kaya ang payo ko lamang sa ating mga magulang na katulad ko at ganoon din sa ating mga leaders ay dapat wag natin silang pagsawaan na sanayin, na i-disciple, i-train, or ilapit talaga natin sila sa ating Panginoon. Labis naman itong ikinatuwa, hindi lamang ng mga leader ng Children Ministries Department, kundi pati na rin ng mga magulang dahil sa dagdag kaalaman at leksyon ng nasabing seminar. Isa dun sa natutunan ko na yung pakikipag-usap ng lower sa mga bata, natutunan ko na kailangan pala mahinahon lang yung pakikipag-usap sa kanila na dapat hindi yung side mo kagad yung iaano mo sa anak mo. Kailangan pakinggan mo rin yung side nila. Tunay nga na ang ginanap na Adventist Children Ministries Leadership Certification Level 5 ay nakatutulong sa mga kapatiran ng Psalm 1 at Psalm 2. Dahil dito, naturuan ang mga bata ng tamang pag-uugali na hindi nila malilimutan hanggang sa kanilang pagtanda. Mula rito sa San Jose Occidental, Mindoro, sa Balitang May Hatid Pag-asa, Myra Jim Tanyedo para sa Hope Today and NPUC News. Formal nang inorganisa ng South Central Luzon Conference ang Mabitak Seventh-day Adventist Church bilang isang ganap na organized church. Ito'y kanilang ipinagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang paggabay at pangunguna mula noong sila ay maitatag bilang organized company of believers 7 taon na ang nakalipas. Si John Miguel Flora para sa report. Nandito tayo ngayon sa Mabitak Seventh-day Adventist Church upang tunghayan ang nagaganap na church organization sa pangunguna ni SCLC President Pastor Jasper Flores, gayon din ni IELNDR Director Pastor Limuel Fadriquela at Ministerial Secretary Pastor Joel M. Caspe. Taong 2015 nang unang naging isang organized company ang Mabitak na nooy isang unentered town territory ng Eastern Laguna District. 7 taon matapos ang programa ng mga pangangaral, medical mission at revival crusade ay formal na ngang iginawad sa Mabitak ang pagiging isang organized church.
Bahagi ng pag-oorganisa ang pagre-repaso ni Eastern Laguna District Pastor Pastor Ernel Garsula ng 28 Fundamental Beliefs of the Seventh-day Adventists na siya namang tinanggap ng mga kapatid kasunod ang pagbuo ng nucleus. Nakasaad sa SDA manual na ang nucleus ang siyang pioneer member ng isang bagong tatag na iglesia na siya namang tatanggap sa iba pang mga kaanib ng Mabitak Company. Pinangalanan sina Brother Virgilio Dagos, Brother Sergio Jose, at Sister Melanie Del Prado bilang halal na pioneer leader ng Mabitak Church. Sa panahon ng Divine Service, binigyan diin ni Pastor Jasper Flores, South Central Luzon Conference President, ang inisyatiba ng North Philippine Union Conference na I Will Go With My Church. Nagbigay ng inspirational message ang mga leader ng kanilang Mother Church sa Siniluan habang emotional ang pagbaliktanaw ng mga kapatiran sa mga pagsubok na dumaan sa iglesia. Inordinahan ng mga elder, deacon at deaconess matapos ang paghalal sa mga church officers at natapos ang church organization sa pag-awit ng kanilang theme song, Dakila Ka, O Diyos. Happy Sabbath from Mabitak Seventh-day Adventist Church! Layunin ay maghatid ng balitang may pag-asa mula dito sa Mabitak Seventh-day Adventist Church ng Eastern Laguna District. Ako si John Miguel Flora, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Nagtipon sa area-wide family health camp ang mga Adventistang pamilya mula sa Area 5 ng Northern Luzon Mission. Ito ay magkakatuwang na pinangunahan ng North Philippine Union Conference at NLM Family, Women's and Health Ministries Department. Ang balitang hatid ni Mike Daniel Subala. Ang kakulangan sa oras para sa isa't isa. Sa aming pamilya, ang aking mga magulang ay busy sa kanilang pagtatrabaho at kami naman mga anak ay busy sa aming pag-aaral. Minsan, sa dami ng alalahanin, nakakaligtaan natin ang mga importanteng bagay kagaya ng ating mga pamilya. Upang matugunan ng pansin ang bawat Adventistang pamilya, isang area-wide family health camp ang idinaos dito sa Golf Inn Resort, Labrador, Pangasinan. Kasama ang buong pamilya, dinaluhan ng mga family ministries leaders ang nasabing programa na may temang I Will Go With My Family. Ang layunin ng programa, upang ang bawat pamilya dito sa Area 5 ay magkakaroon ng kalusugan. Kalusugan hindi lang physically, pero most of all sa spiritual, sa mental na kalusugan. Idiniin sa programa ang kahalagahan ng family worship. Upang ito ay maging panabik sa ating mga bata, ay gawin nating exciting, talagang mag-appeal sa lahat ng age levels. Sapagkat ang family worship, ang purpose po nito ay para ma-develop ang ating pananampalataya. Binahagi din sa mga dumalo ang lektura patungkol sa kalusugan pangkaisipan. Mapalusog natin ang kaisipan ng ating ng bawat miyembro ng pamilya. Ito yung pag-iisip ng tama, pag-iisip ng mga positibo. Dumadaan ang ating pamilya, 'di ba, sa mga krisis, sa iba't ibang mga hamon. Eh kung tayo madaling sumuko, mahirap, hindi magtatagumpay tayo. Hinimok din ang bawat tagapakinig na magkaroon ng malusog na estilo ng pamumuhay. Paano natin masasabi na nagwi-witness tayo tungkol kay Jesus, na siya ay ating Panginoong pinaglilingkuran, kung ating tahanan, pamilya natin, ay parang dadat ng lahat ay may karamdaman. So we can make a big difference sa komunidad, sa iglesia. Tiniyak naman na babaunin ng mga dumalo ang bawat aral na napulot. Napatunayan ko na tama yung ginagawa naming pagpapalaki sa kanya. And ngayon, na-inspire ako na itutuloy pa yon. At mas pag-iigtingan namin ang pagtuturo sa kanya, lahat ng tungkol sa Panginoon. Kaya naman, umuwing pinagpala ang bawat pamilyang dumalo. Thank for this program na naging productive at naging tulong sa pamilya. Layunin ay maghatid ng balitang may pag-asa. Mike Daniel Subala para sa Hope Today and PUC News. Ginanap ang kauna-unahang Sabbath School and Personal Ministries Training sa Lukban Seventh-day Adventist Church, Banahaw District. Ito ay pinangunahan ng North Philippine Conference at dinaluhan ng mahigit 140 delegado mula sa buong area ng Quezon ang balitang hatid ni Rebecca Tamparong.
Ang kauna-unahang Sabbath School leaders, teachers, and personal ministers training na dinadaluhan ng 147 ng mga delegado mula sa iba't ibang iglesia sa kabuuan ng area ng Quezon. Ang maghapong pagsamba na may temang I Will Go With My Church ay pinasimula ni Pastor Jose Orbe Jr., ang Data Privacy Officer ng NPUC, na kung saan ang kanyang mensahe ay nakasentro sa tamang pagsamba na kalugod-lugod sa harapan ng ating Diyos. Sinundan ito ng Sabbath School at Personal Ministries Director ng Union na si Pastor Relino Orbe, kung saan binigyan tiin niya ang pagkakaroon ng masiglang pagsamba sa panahon ng Sabbath School. Kaya doon din sa Sabbath School ay ang bawat kaanib ng iglesia mabanatiling malusog at mabanatiling mature at matanda sa iglesia upang sila ay magiging alive at vibrant. Ibinahagi din naman ni Pastor Santos Eranista, ang Sabbath School at Personal Ministries Director ng SCLC, ang kahalagahan ng tamang pamamaraan ng pagbabahagi at pag-aaral ng leksyong pang-Sabado. Ang mensahe ng ating Panginoon ay binahagi sa atin sa pamagitan ng Pangulo ng NPUC na si Pastor Arnel Gabin sa panahon ng banal na pagsamba. Kanyang binigyang diin ang isang Kristiyanong pamumuhay na patuloy na lumalago at tinatawag na spiritual maturity. Ito pong inilunsad itong I Will Go With My Church sapagkat tayo po'y naniniwala na kapag ang lahat ng mga lokal na iglesia ay talagang nasuportahan, naalagaan at ito ay talagang napapangasiwaan, ay talagang magbubunga at magiging masulong ang ating gawain. Ipinagpatuloy ang pag-aaral sa panghapong pagsamba sa pangunguna ni Pastor Marvin Diaz patungkol sa mga pamamaraan sa mga gawain upang magkaroon ng isang holistic care group. Kasabay nito ay isang breakout session para sa mga kababaihan na pinangungunahan ni Mrs. Evangeline Urbi at Joy Orbe. Winakasan ng programa sa pamagitan ng commitment sa mga delegado na pinangunahan ni Pastor Jose Orbe Jr. Talaga akong na-amaze dahil napakarami kong natutunan ay yung mga inilahad ni Pastor Gabi na kung saan ay ang pagiging isang mature na mananampalataya ay dapat ay tayo ay marunong na mag-handle ng ating character. Malaki po ang naging tulong sa akin sapagkat bilang elder ay natutunan ko po na paano mamuno sa isang grupo na kung saan ay pagpapataguyod sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa kaligtasan. Mula dito sa Lukban Seventh-day Adventist Church, Lukban, Quezon, ako si Rebecca Tamparong, may layuning magbalitang may pag-asa, nag-uulat para sa Hope Today NPUC News. Pinangunahan ng South Central Luzon Conference Stewardship Ministries Department ang Stewardship Family Camp sa Polillo District. Ang nasabing weekend camp nagbigay inspirasyon sa mga pamilyang dumalo na maging mabubuti at tapat na katiwala ng Diyos. Si Javelin Susada para sa report. Sa mga oras na ito, narito tayo sa Polillo, Quezon, distrito ni Pastor Ferdinand Aaron Robles, na kung saan isinagawa ang Stewardship Seminar mula Lunes, at kagabi, Biyernes, hanggang ngayong Sabado ng hapon ay sinasagawa ang family retreat na may temang Strengthen Family Ties at may katawagan ding Steward by Family. Ang programang ito sa stewardship ay pinangunahan ni Pastor Joshua Caldera, Stewardship Director ng SCLC, at sa larangan naman ng pamilya ay pinangunahan ng Family District President na si Sir Ricardo Pusi kasama ang mga elders at ilang kapatiran. Bawat pamilya, kinikilala ng Diyos na sila ay katiwala ng Diyos. Kaya sa panahon ito, isang pribilehiyo ng bawat kapatid na karating bilang katiwala ng Diyos ang kanilang mga pamilya na ang kanilang mga anak ay hubugin para kilalanin ang Diyos bilang nagmamay-ari ng buhay. Ang programa kong ito ay dinaluhan ng higit kumulang na 500 individual na binubuo ng 50 mga pamilya. Isang natutunan ko yung pagiging yung patience and humility. Sabi nga ay yung in all humility na dapat ay ito ay bilang katiwala ng Diyos. Pakita mo. At maraming natutunan at sila sabi nila ay naging successful dahil sa magaganda mga lectures, narinig para sa mga pamilya. Kaya
sa hapong ito, lubos kami nagpapasalamat dahil sa kabila ng pandemya ay nagkaroon ng kauna-unahang district family retreat na kakibat na rin ang stewardship na ang bawat isa ay nalugod at na-inspire sa mga mensahe. At ito po ang inyong tagapag-ulat na naghahatid ng Balitang May Pag-asa, Jeveline Sasada. Masayang pinagdiwang ng City Park Seventh-day Adventist Church sa Metro Lipa District ang kanilang kauna-unahang founding anniversary ngayong taon. Kanilang lubos na ipinagpapasalamat ang pagtataguyod ng Diyos sa kanilang simbahan noong kasagsaga ng pandemya, ang kanilang programa at selebrasyon, Balitang Hatid ni Celine Dublas. Masiglang ipinagdiriwang ng City Park SDA Church ang kanilang unang taong anibersaryo ng pagkatatag bilang isang iglesia dito sa Barangay Sabang, Lipa City, Batangas na may temang Great is Thy Faithfulness. Ang City Park ay isa sa mga iglesia sa Metro Lipa District. Nagsimula ang pagtitipon ng mga kapatiran sa isang garahe lamang ng mag-asawang Vencio Famarin at mag-asawang Lemberg Fahiculay. Bagaman maliit ang lugar ay bakas pa rin sa mga miyembro ang kaligayahan sa pagsamba at paglilingkod. Kami po dito sa City Park SDA Church ay nagagalak at labis na nagpupuri sa Panginoon, nagpapasalamat sa Kanya sapagkat ang atin pong church dito sa City Park ay nagpatuloy sa pagsambab. Narito kami ngayon, nagagalak na nagdiriwang ng aming unang taon anniversary ng pagkatatag ng iglesyang ito. Papuri at pasasalamat sa Diyos ang hibik ng mga miyembro ng iglesia dahil nagsugo siya ng mga taong tutulong upang maisakatuparan na makapagpatayo ng isang simbahan sa katauhan ni Dr. Armand Fabella. Patuloy ang pagpapala ng Diyos. Kaya pinupuri ko siya na ginamit kami mag-asawa hindi lamang sa pagmamahagi ng pagpapala kundi tuwing kami dadalaw dito ay pinalalakas namin ang pananampalataya ng kapatiran. Ang aking hangad sa iglesyang ito ay magpapatuloy na isang ilawang nagliliwanag para sa lalo pang maraming mga taong maabot ng pananampalatayang ito na maging handa rin naman sa mapalad na pag-asa ng pagbabalik ng Panginoon. Tunay na napakabuti ng Panginoon sa bawat miyembro ng iglesia. Nakaranas man ng iba't ibang uri ng pagsubok, subalit hindi ito naging hadlang upang ipagpatuloy ang nasimulang gawain at ang kanilang pangako sa ating Panginoon. Happy Anniversary, City Park Seventh-day Adventist Church! Woo! Layuning maghatid ng balitang may dalang pag-asa, ito si Celine Urban Dublas, nag-uulat para sa NPUC News. Ikinasal ang tatlong couple sa mass wedding na ipinaglingkod ng mga Adventista sa distrito ng North Occidental Mindoro 2 District. Ang pagkakasal sa kanila ay kasunod ng kanilang pagtanggap sa Diyos at pagpapabautismo. Si Olivia Omalia para sa report. Nangyari ang kauna-unahang mass wedding dito sa North Occidental Mindoro 2 District na isinagawa dito sa Pandurukan Hall sa Blayan Municipal North Extension. Tumanggap muna ng banal na bautismo ang tatlong pares na maghihisang dibdib na isinagawa sa dalampasiga ng Barangay Claudio Salgado sa pangangasiwa ni Pastor Bong Faeldog, Command District Pastor na siya ding officiating minister sa idinaos na mass wedding. Ang tatlong pares na pinagbuklod ng Panginoon ay sina Mr. and Mrs. George Autida, Mr. and Mrs. Gabriel Gabunan Sr., and Mr. and Mrs. EJ Patricio. Sadyang hindi matatawaran ang pasasalamat at kasiyahang nadarama ng mga bagong kasal tulad na lamang nila Mr. and Mrs. George Autida, sapagkat sila ay matatawag ng ganap na mag-asawa. Siyempre, salamat sa Panginoon sa ang kagalakan na nagmumula po sa kaibuturan na akin pong puso sapagkat kami po ay ganap na na mag-asawa. Matagumpay na naidaos ang kauna-unahang mass wedding na sinagawa ng bagong silang pa lamang na distrito ng North Occidental Mindoro 2 sa pamumuno ni Pastor Irada, District Pastor ng NOM 2.
Layunin po ng mass wedding na ito na ating ginanap ngayong araw na ito ay upang matulungan ang ating mga kapatid sa iglesia na walang kakayanang makapagpakasal at maayos ang kanilang kalalagayan sa iglesia, maibalik ang kanilang relasyon sa Panginoon at maibigay ang kanilang buong karapatan at mga pribilehiyo bilang isang kapatid sa iglesia. Ayon sa 1 John 4 verse 12, sino man ay hindi nakakita kailanman sa Diyos. Kung tayo'y nangag-iibigan, ang Diyos ay nananahan sa atin at ang kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin. Para sa balitang may hatid pag-asa, mula rito sa North Occidental Mindoro 2 District, Olivia Omalia nagbabalita para sa Hope Today and PUC News. Nagsama-sama ang Palawan Mission Workers at kanilang pamilya sa spiritual retreat na kanilang idinaos sa Taytay, Palawan sa temang Refresh and Reconnect. Ang programa at mga activities doon ay nagpatibay sa kanilang pagsasamahan at pagkakaisa sa paglilingkod. Ang balitang hatid ni Dorothy Rodriguez. Nagkaroon ng Workers and Family Spiritual Retreat ang Palawan Mission nitong May 2 hanggang May 5 dito sa Paraiso Roberto sa Der Taytay, Palawan. Tahimik, sariwang hangin, puting buhangin, malinaw na tubig at magandang tanawin sa Paraiso Roberto. Ito ang lugar kung saan ginanap ang Workers and Family Spiritual Retreat ng Palawan Mission noong May 2 hanggang May 5. Ang programang ito ay mayroong temang Refresh and Reconnect. Layunin nito ay upang magkaroon ng panahon upang makapagpahinga at makapagbanding sa kapwa manggagawa at pamilya. At upang mapalakas ang koneksyon, hindi lamang sa bawat miyembro ng pamilya, kundi mapalakas pa ang koneksyon ng pamilya sa ating mahal na Panginoon. Kaugnay sa programang ito ay pinaalalahanan at hinikayat ang bawat isa na maging mapanalanginin, lalo na ang mga manggagawang pastor dahil marami ang dumarating na pagsubok at problema sa kani-kanilang distrito. Merong iba't ibang aktibidades na nagdulot ng ngiti sa kanilang mga labi, ikinagalak ng kanilang mga pamilya at ikinabusog ng kanilang mga puso. Isa na dito ang morning, midday at evening devotional. Sa bahaging ito ay nagkaroon ng sama-samang panalangin. Ito ay nagpapaalala lamang na ang bawat isa ay kailangang magkaroon ng magandang koneksyon sa Panginoon. Ang panalangin ay isang mahalagang sangkap sa relasyon ng pamilya at sa paggawa sa bukirin ng Panginoon. Di naman mawawala ang mga physical na activity sa nasabing programa, katulad ng swimming sa malinaw na tubig, ball games gaya ng volleyball at basketball, at laro para sa mga bata. Talagang dito nakita ang tunay ng ngiti sa kanilang mga labi, malulutong na halakhak at ugaling Kristiyano. Nariyan din ang paghahanda ng masasarap at masusustansyang pagkain na ikinisaya ng lahat. At sa huling bahagi, nagbigay si Pastor Daniel Malabad ng mensahe na makakapagdagdag inspirasyon at makakatulong sa mga manggagawa sa kanilang pang-araw-araw na pangunguna at paggawa sa gawain ng Panginoon. At sa huli, muling nagkaroon ng sama-samang panalangin ang lahat ng dumalo. Mabigat man ang nakaatang na gawain sa bawat isa, huwag makalimot na tayo ay merong mapagmahal na Panginoon na handang iabot ang kaniyang kamay upang ikaw at ako ay maging malakas sa anumang pagsubok at hamon sa buhay. Mula dito sa Taytay, Palawan, Dorothy Rodriguez, hatid ang balitang may pag-asa para sa Hope Today and PUC News. Papuri at pasasalamat sa Diyos ang ibinabalik ng mga Adventista sa San Miguel, Bulacan para sa bagong tayong D.C. Nicholas Seventh-day Adventist Church. Ang inaugurasyon ng naturang simbahan ay masayang dinaluhan ng Central Luzon Conference at NPUC leaders. Narito ang aking report. Pinasinayaan at itinalaga ang bagong tayong D.C. Nicholas Seventh-day Adventist Church sa Barangay Tigpala, San Miguel, Bulacan, Sabado, May 14, 2022.
Ang proyektong ito ay katuparan ng hangarin ng tapat na Adventistang si Elizabeth Wong na mapatayuan ng simbahan ang mga Adventista sa nasabing lugar. Sa kanyang pananampalataya at sa tulong ng magkapatid na Nicolas ay itinatalaga na ang bagong gusaling simbahan na kayang mag-accommodate ng nasa mahigit 300 mga tao. Ang programa at selebrasyon ay sinimulan sa welcome remarks ni Pastor Neftali Manyes at sinundan ng ribbon-cutting ceremony na pinangunahan ni Central Luzon Conference President Pastor Efraim Parulan kasama sila North Philippine Union Conference President Pastor Arnelio Gabin at Elizabeth Wong. Marami pong salamat sa inyo pong sakripisyo. Kailangang lalo nating pagyayamanin ang gusaling ito. Tayo po ng mga Adventist ay makita na tayo po ay patuloy na nagki-care. Patuloy tayong kumakalinga at tumutulong sa ating mga kapatid. The greatest need of our world today is a caring church. So ito po ang layunin kung bakit tayo merong church. Upang ang bawat isa sa atin na mga kaanib ng iglesia ay lumago sa espiritual na pamumuhay. Naging tampok na bahagi din sa kaganapan doon ang pagpapabautismo ng 35 tao na bunga ng pagpapala ng Diyos sa mga pangangaral at paglilingkod ng mga Adventista sa distrito ng North Bulacan 3. Matagumpay na naisagawa ang selebrasyon at ang pagtatalaga ng bagong simbahan. Patuloy ang panalangin ng bawat isa sa pagsulong ng pagpapaabot ng magandang balita ng pag-asa at kaligtasan para sa lahat. Layuning maghatid ng balitang mayroong pag-asa, ako po si Lou De Los Reyes para sa Hope Today, NPUC News. Yan muna ang mga balitang aming hatid ngayon. Palaging tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga update sa ating mga kapatid at kanilang mga paglilingkod sa buong Luzon ngayong taon. Panoorin ang Voice of Health, programang pangkalusugan, hatid ng Adventist Medical Center Manila, NPUC Health Ministries at Adventist World Radio. Abangan tuwing alas 11 ng umaga, Lunes, Miyerkules at Biyernes, Voice of Health dito sa Hope Channel North Philippines. Tuloy-tuloy pa rin ang online programs and services dito sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng Adventist Facebook pages na naka-flash ngayon sa inyong screens. Laging subaybayan ang mga programang inilunsad ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila. Pakinggan ang Morning Watch, Voice of Health at Tinig ng Pag-asa sa DWBL, sa DZXL, DCRJ at DCRH. Lunes hanggang Linggo sa kanilang mga oras at himpilan. Mapapanood din ang teleradyo ng mga programang iyan sa Facebook pages ng AWR Luzon, North Philippine Conference, Central Luzon Conference, Adventist Medical Center Manila at mga pages ng nasabing radio stations. Sa aming mga kaibigang news contributor, tuloy-tuloy lang po ang aming pagtanggap ng mga balitang nais ninyong maisama sa ating mga news episode. Ipadala ang mga ito via email sa news@hopechannel.ph o gamitin ang hashtag NPUCNews sa inyong mga social media post. Mula dito sa tanggapan ng North Philippine Conference, ako po si Pastor Joel Sarmiento. At ako naman si Lou De Los Reyes. Hanggang sa muling paghahatid ng mga balitang mayroong pag-asa, ito ang Hope Today, NPUC News.